Doon ako sa kasi si CEO namin, si Captain Almonares at saka si Captain Andrada, sila ang balihin natin kami doon, sir. Yung isang section dito sa kabilang high ground, samantalang si yung CEO namin doon din sa kabilang high ground. Tapos nung mag-umaga na time na yon, bali nag-igib kami ng tubig. May nakita kami doon na apak, yung mga madami talagang kwan. Tapos tinawagan namin yung section ni CEO kung may nag-igib ba sa kanila, kasi mga maliwanag na yun eh. Nagsagot doon sa kabila, wala man silang taong nag-igib. Di, sabi ni CEO namin, pakyatin mo yung tropa sa taas. Nung umakyat na consolidate na kami, nag-move na kami, sinunda namin yung mga apak na yun. Hanggang dumating kami doon, sir, na yung may inabduct sila na yung, kung marinig nyo, kung napanood nyo sa yung sa mga YouTube, tama naman yun, yung na-abduct doon, yung naglalaging, magkakahoy. Ang kinakabahan ko doon, sir, nung doon na kami sa baba, sa creek na, ako mismo talaga, kasi yung lead scout namin, kabats ko si kasi tatlo kami magkabats doon eh, si Lita Mayo, si Katagi, ako. Nakita ko talaga personal doon sa ilog, yung mga underwear nila na nakita ko, hindi talaga to sa ordinaryong tao, kasi ano siya, branded na mga brief. Sabi ko, bihira ang maka, sa personal phone ko lang, sir, sabi ko, doon ako kinabahan, sabi ko, talagang kalaban talaga to, kasi yung mga naiwan nila, pati mga, may mga toothpaste sila, mga naiwan na yung sachet. Sabi ko, kung ordinaryo lang ang tao, hindi ito. Hanggang sinunda namin, sir, tapos yun, nawala yung apak na yun. Tapos, nakita namin uli, bumabalik. Hanggang doon sa may ilog, nakita naman uli na may mga, yung pako, nagkuha na silang pako, mga langka, parang ganun. So, nabuhayan naman kami ng loob. Leading ka naman, parang ganun, sir? Yung lead scout namin, sir, siyang kwan. Nasa leading team ka? Oh, sir, nasa sa leading team, sir. Leading team ka na lang. Oh, sir. Ngayon, nung pag-akyat na namin doon sa, ay, hindi, pangalawang kwan pala ko, sir, pangalawang team ito si Lita, may isang team, bali isang section yung nagkwan, sir. Isang, una sila, pangalawang team kami. Nung pag-akyat na namin doon sa, bumuhos na yung ulan, sa pag-akyat na namin sa taas, kasi pataas na siya, ang leading team at saka kami naman ang nahuli, kasi sila naman yung nauna, kasi nagpahinga kami doon sa may pakuhan. Sila naman umakyat nung nauna sa high ground, pero bumuhos na yung, may nakita kaming apak doon, sir, pero bumuhos na yung ulan. So nung pag-akyat namin doon sa high ground, ang naunang team doon, nagsinya sa amin na baba, look roll kami. Hindi kami dito sa baba, nagtawanan pa kami kasi mataas eh. Sabi, no, yung ginagawa nila doon, na ganyan-ganyan daw, baba. Nung nagsinya sa... Kasi hindi nyo naman alam na nila. Oo, alam na. Nung pag-akyat namin ng ganyan sa taas, sir, pinasilip sa amin, nakita namin doon yung mga pigskin nila, yung mga sako, yung kulay blue na sako. So ngayon, kaming sa likod, yung isang section sa likod, kami ang papasok, kasi sila dito ang nauna, sila na nakaposisyon dito. Nakaposisyon na sila papunta sa baba. So nag-briefing yung CEO namin na ganitong gagawin. Kami ang iikot doon sa baba. Nung kami ang mag-a-assault na ngayon dito sa baba. So ngayon, nung nangyari na ng kwan, nagputukan na, di umabanti na kami, sir, isang section doon.
pag-abante namin doon seksyon, doon na namin, kasama namin yung guide namin, kasi dito man sa amin yung guide namin na Kapgo, yung di nagputukan na, nag-assault na kami, sir. Kasi dami ng kwan eh. Nung pag-assault na namin, nagsigaw kami na ceasefire kasi assault na kami. Nung una talaga, pag-assault namin doon, si yung first team namin, si Lita Mayo, pag-abante nila doon, bumalik si Lita Mayo, nakakuha siya ng baril, naka-recover na. So, kami, kasama yung Kapgo, sabi ko, aabante na rin kami. Kasi hindi pa clear yung doon, sir. Eh. Sabi ko, yung una, si yung kabats ko naman, si Katagi, nakakuha din siya ng baril kasi sila, balik sila. Kasi may baril ka na, sir. Eh. Di ka naman pupunta doon kasi naka-recover ka na. Di balik ka na. Di. Sabi niya, maraming baril doon. Di, sabi ko, ang body ko, yung Kapgo, sabi ko sa Kapgo nga, badihan niya ako kasi i-clear namin, mag-assault kami. Nung, siyempre malayo-layo na kami sa yung dati dito, sir. Doon na kami sa unahan banda. Doon ko nakita yung si Kwan, sir. Yung si, yung babae na, yung Amerikana, si Grisha. So, ikaw mismo nakita sa kanya na, ano ang tsura niya? Nakabulag pa siya, sir. Nahulog siya sa duyan. Pero hindi ko pa sigurado, sir, kasi nakabunit siya eh. Pero puti siya. Nung nilapitan ko, nung malapit na ako talaga sa ganyan, kasi dito yung Kapgo, paglapit ko talaga sa kanya, sabi ko, iba to, baka kasi nakabunit siya, sir, eh. Sumigaw man siya, tapos nakita ko, natanggal yung bunit niya, tinanggal yung bunit niya. Yun pala, yung Amerikana, tapos doon na sabi ko sa kanya na huwag siyang matakot kay nasa magandang kamay siya, sabi ko, sir, nga, huwag kang matakot, sabi ko, san yung kwan, yung asawa niya, tinuro niya yung duyan, kasi yung duyan doon, you know, mataas kasi yung duyan nila mataas, tapos tinuro niya si Abo Sabaya doon sa may baba, si Abo Sabaya naman, sir, medyo kwan din siya kasi sigurista din, kasi yung duyan niya, maiksi lang, tapos marami pang cover. Nung pinuntahan namin nung Kapgo, di una pinagputukan namin kasi tinuro man niya, sir, na si Abo Sabaya daw nandun, yung kwan, naka-sunglass, nandun, tinuro, di pinaputukan namin. Pagputok wala man nagkwan, di pinuntahan namin. Kaya nakuha namin yung baril ni kwan nun, sir. Pero hindi pa talaga kami nakarating doon sa pinaka-baba doon sa creek. Kasi... Saan sinakapinal mo na rin? Dito sila, sila dito sila sa taas, sir. Sila man ang nagka-cover sa amin, sir. Dito sila kasi sa... Kaya talaga yung nandun lang sa counter side. Oo, nasa taas sila, sir. Nung sumigaw na ako dito, sir, kasi di na, kwan, na sir, andito na yung, kwan, andito na yung, wala, wag magpaputo kasi nandito na yung bihag. Yeah. Kaya nagbaba na siya, sir. Yung time na yun, si Sir Enrada, sir, binigay niya yung pajama niya kay Kwan kasi ginupit ko, sir, kasi gilagyan namin ng Kwan, sir, dinextrose namin, Kwan namin, sir. Tapos yung hindi man namin mabuhat, sir, yung uniform ko, yun ang ginawa namin na yung stretcher niya. Stretcher ni? Sa kanya, sir, yung Kwan, tinusok namin ng kahoy, sir, tapos pinaakyat namin doon sa taas, sir. Uniform mo mismo, sir? Yes, sir, yung Kwan. Inubad. Tapos yung si Sir Enrada, yung pajama niya, kasi dito yung kacer, ginupit pa namin yung tama niya dito, tinurniki namin, ginupit, pinalitan niya ng yung pajama. Ano naman yung heroism ng pagdalo, no? Na sana naman nabanggit man lang ni Grisha Pornam yung mga kwento na yan. O, hindi niya alam. Ano ba tsura niya? Parang nagarag siya, no? Parang confused. Oh, sir, na hindi niya kanser eh. Eh, sabi ko, sir, na huwag na siya malikot kay basang-basa siya, sir, na kwan, yung ginupit. Tapos nagtanong siya sa asawa niya, sabi ko, huwag mo na lang alahan yung asawa mo, parang ganoon. Alam niyo patay na noon asawa niya? Alam na, sir, kasi siya, sir, nahulog kasi siya sa duyan. Yung asawa niya,
hindi nahulog sa duyan. Mataas kasi yung duyan, sir. Kasi yung pagkaduyan nila mataas. Kung dito yung sila abo sa baya, sir, dito sa baba, ang bala, sir, pag ganyan, kung mag-return fire sila, sir, hagip, di ko lang alam, sir, kung... Ah, so, sir, nasa taas ang tropa, nasa baba sila abo sa baya, dahil mataas ang duyan, may violation din pala sila, Martin, ano? Oh, sir. Doyan, sir. Sa tropa natin, sir, kasi hindi naman yung concern kasi may kasama dito sa taas ng mga sniper, sir. Bali, parang selected lang yung hindi naman, sir, ang rapid na pupukan nila. Yung dito sa baba, sir, yung sila, kasi batuhan to, sir, creek. Ang pagsagot doon sa kwan, sir, mawaswasan, matamaan talaga ang kwan, sir. Sa akin lang yung kwan, sir, sa akin lang yung teori ko doon na wala. Kasi pag ganyan siya, sir, eh. Tapos mas malapit. Tapos, yun na nga, sir, nakapulupot siya sa duyan, sir. Itong si yung babae naman natamaan, nung natama siguro ba, na bumaliktad, kahit na anong magputukan pa, kasi na nasa baba, hindi na talaga yun siya ma... Oo, nasave, sir. Ganon din yung parang ginawa nilang kwan, sir, ba? Parang yung lahat na hostage sila, dito nila pati yung sila idibora, yun nga sir, yung mga dito sila nakapwesto rin sa taas sila yung mga kwan doon sa baba. Yun ang kaya namatay din si idibora yat dahil nasa taas. Nasa taas, sir. Kay sa civilian din, sir, yung duya nila mataas, gusto sila sa taas pag ganyan yung duya nila. Paano namatay si Lake Tamayo? Ang kay Lake Tamayo naman noon, sir, kasi mag-reinforce, tuloy-tuloy mo yung operation, sir. May nag-howling kami ng krudo galing sa Sambuanga, sir. Kinarga sa 6x ngayon. Yung 6x namin, sir, tumaob. Tumaob yung 6x. Nagulungan yung tropa. Si Lee Tamayo, sir, binuhat-buhat pa nila yung tropa doon sa ospital. Sila, yung mga kasama namin. Ngayon, siyempre sir, yun ang unang inasikaso sa doktor. Siya, kasi malakas siya, bigla na lang natumba. Pagkatumba niya, yun, diretso, may kuha na pala siya, yung may tama din siguro. Kasi, internal. Kaya, tutusin, siya talaga yung... Oh sir, malaking... Nanguna talaga, nakikita. Oo. So, SMDN ba yung huli mong nabusayak na laban? Yun nang huli na, sir. Kaya bago noon, sir, nagka-gulo-gulo naman dito sa concert. Pero nag-downsizing yung regiment, mga gano'n na. Kaya, yun, kanya-kanyang kuha na kami, sir. kanya-kanya na kami. San-sahan na kami. Pinulot. Kaya, yun, sir, hindi na ako nakabalik ng regiment. Pero yeah. Anong masabi mo ngayon sa pag-servisyo sa bayan? Na... Pumasok pa kasi, yung 815 kasi 816, yan yung mga birador ng FSRR. Yes, sir. Kayo yung natapos ng CS, diretso away na agad, di ba? Labot-labot din ang sabaya, magbagan sa Mindanao, sa Atinon. Pero, yan yung core group na yun ng FSRR. Sa totoo lang dahil, ano na kayo, senior na. Ano yung nahubog sa inyo sa gera? At nahubog sa inyo sa training na gamit nyo ngayon yung grupo nyo, yung grupo ng 815-816. Malaking kuan talaga siya, sir, sa una, yung training natin sa FSRR, ang una, training, tapos yung ito talaga yung kuan, sir, yung triple S natin talaga, yung talagang isa din yun yung kung makuha mo yun talaga, talagang yung stamina mo, skill, yun talagang pinaka mahirap pantayan talaga sa ranger. Nakaingit nga yung iba kong kabats nandun pa sa regiment ngayon, patuloy pa rin silang warrior. Yung iba na nakabilib nga, sir, nga sila talagang doon rin sila sa front line talaga na nandun. Ang yung experience na yun, sir, yung time na yun, kasi nagsimula kasi yun sa NPA
Tapos sa Mindanao, talagang hindi mo talaga hindi kahit na siguro kung nagkipi-kipi ka o nagkitchen-kitchen ka, pero dadaan ka talaga sunod sa pinagdaanan talaga ng time na yon. Oo. Mapagira ka talaga kasi yung tao noon, kailangan talaga kasi kulang talaga yung tao. Kailangan talaga. So, yun, nakainggit experience tong it scale talaga sir, scale talaga sa isa yung magpatibay talaga sa leadership ng sundalo sir. Yung motivation ngayon alam ko sir, yung nandoon yung mga kabats ko kung anong nararanasan nila, minotivate nila yung junior nga ganito. Huwag tayong magkumpiyansa, ganito ang nangyari, marami silang experience, ganun. So, sa akin sir, hindi naman masyado kung kuan kasi nasa nagbago yung kuan ko, naging logistician ako. So ibang natapos ka naman eh. Iba yung kuan ko naman sir, pero nandun pa rin ako. Lagi kong payo sa kanila sa mga kuan ko na kung nandun kayo sa infantry, mas nakalamang talaga kayo pag nag-ranger kayo. Kasi nandun na lahat. Lamang, kumbaga sa kwan, yamado ka talaga pag naka-ranger ka. Kung doon ka sa, kung infantryman ka talaga, say, yamado ka talaga. Say, nandun na lahat. Basta yung lahat na turo doon, i-absorb mo lang. Hindi ka magsisisi talaga. Magagamit mo talaga yun. Anong message mo sa mga bagong sundalo ng MSM? Mas inspirado silang sa bayan. At saka kapataan ka rin. Sa akin, yung ang masabi ko doon, kailangan talaga yung pagmamahal talaga sa trabaho. Hindi lang passion. Hindi, devoted ka talaga sa trabaho mo kahit anong kahirap. Kasi, yun nga, wala na sigurong ibang makita ka na unit na pinakamahirap kundi ang ipisarar talaga. Kasi magsimula ka private hanggang doon, napakatindi talaga. Kung baga, paglabas mo doon, hubog na hubog ka talaga na isa kang sundalo talaga na talagang may pagmamalaki mo talaga na pagkasundalo mo. Sa, yun, sa mga bata, hindi lang to ambisyon, hindi pagmamahal sa trabaho sir, pagmamahal, mahalin mo yung trabaho mo na ipagmamalaki mo. Yun lang. Thank you very much.